Magandang araw po mga kababayan ko sa Luzon, Visayas and Mindanao. And welcome back to my YouTube channel po. Doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Paki-like, share and hit the notification bell para po sa susunod na videos ko po ma-notify po kayong lahat. So sa araw na to, ito po yung continuation, part 3. Sa topic natin before na how to identify aircon fan motor leads. So, tapos na po tayo sa 3 leads, 2 speed. Tapos na po tayo sa 4 leads, 2 speed. At ngayon po, andito na po tayo sa 5 leads, 2 speed. Gamit pa rin po yung clam ammeter or multi-tester na digital or analog sa pagkuha ng mga resistance. So, andito na po tayo. Ito po yung 5 leads, 2 speed. Ayan po yung fan motor natin. Yan, may 5 leads po siya. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, iba-iba po yung karakteristik niya sa pag-identify po ng mga leads niya. Okay? So, ito din po yung schematic diagram. Yan po. 5 leads, 2 speed. Yan po yung speed niya, oh. Low speed, high speed, common, auxiliary 1 and auxiliary 2. So yan po ang hahanapin natin. I-identify po natin yan. So talagang gamit na gamit po itong topic na to, mga kababayan ko, mga kamasters. Okay, mag-start na po tayo. So ang first step po natin gawin ay yung mga leads, yan ay lalagyan po natin ng label, no? It's either numbers or letters. So ang pipiliin ko po ay numbers, no? Lagyan po natin ng label, no? Okay, ito na po. Yan. So nilagyan ko po ng 1, 2, 3, 4, 5. So 5 leads, ha? So hahanapin po natin yung common, auxiliary 1, auxiliary 2, low speed and high speed. So first step po yan, ha? Second step po ay i-preparing po natin lahat, no? I-preparing po natin yan lahat after sa first characteristic po on how to identify. So, yung characteristic niya po, yung first step, no? Ito po. Segregate first the pair with zero ohms or zero resistance reading. Ibali, i-separate po daw natin, no? Yung dalawang pair, no? Dalawang magka-pair na nasa zero resistance yung reading nila. Itong dalawang ito, yung isa na lead ay common, yung isa ay auxiliary 1. Okay, like for example, gamit po natin yung clam ammeter or multi-tester. Set natin resistance. Yan po. Halimbawa po, ha? Nag-testing tayo dito. 1 and 3. Yung 1 and 3 po ay nag-zero resistance.
Okay? So, i-separate po natin. Segregate natin yan. For example lang po ha. 1 and 3. Zero resistance reading. So, i-separate natin. 1 and 3. So, yung 1 and 3 daw ay common and auxiliary 1. Okay. Lagyan natin dito common or auxiliary 1. Okay. Tandaan po natin ha. Segregate first the pair with 0 ohms resistance reading. That pair is common and auxiliary 1. Okay. 1 and 3 is common and auxiliary 1. So, ano na lang po yung naiwan? 2, 4, and 5. Okay. I-prepare po natin yan. 2 and 4. 2 and 5, 4, and 5. Okay, and then, kuhaan din po natin ng resistance. Ha? So, tandaan nyo po ha, first step, mag-label po tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Second step, kuhaan ng resistance lahat, hanapin ang pair na nag-zero resistance. So, nakuha natin 1 and 3. Yang pair na yan, no, ay ang auxiliary 1 and common. Okay, segregate first the pair with 0 resistance reading. This pair is common and auxiliary 1. Okay, yan na po. After that one, no, kasunod niyan, yung naiwan na leads, which is 2, 4, and 5, i-prepare po natin at kuhaan natin ng resistance. Okay. Okay, kuhaan natin ng resistance, ha? 2, 4, 2, 4, 2, 5, and 4, 5. Okay, halimbawa lang po, nakuhaan na natin ng resistance. Ito po ang mga nakuha natin. Okay, yan na po ang nakuha natin. So, proceed po tayo sa next step. Next step sa yung characteristic niya po. Okay, ito po yung next step. The common lead found in both highest and second highest resistance reading is auxiliary 2 lead. Yung common, yung magkapareho daw, yung magkapareho daw na lead na nasa, makikita mo sa pinakamataas at pangalawang pinakamataas na resistance reading. Okay, pinakamataas, 45. Ito, 45. Pangalawa, 30. Ano pong lead or number na nakikita nyo na kapareho? 5. Ito po, 5. Okay. 5 po is auxiliary 2. Okay. So, 5. Tandaan ha. 5 is auxiliary 2. Okay, after that one, kasunod na step po ay
The remaining lead in the highest resistance reading is low speed lead. Yung naiwan po daw, no? Na lead or number na nasa highest resistance reading, which is 45, yung pair niya, kasi 5 is auxiliary 2 na, yung pair niya ay 4. Okay? 4 is low speed. Low speed. Remaining lead in the highest resistance reading is low speed. So, isa na lang ang kulang. Meron na po tayong common, meron na auxiliary 1, meron ng auxiliary 2, meron ng low speed, no? Ay, low speed na. And the last is the remaining lead in the motor, which is obvious na, is the high speed lead. So, ano po yung naiwan? 2, no? 2 remaining lead. Okay, 2 is the high speed. Okay. I hope po na nasubaybayan nyo po lahat, ha? Ito na po yung lahat na steps para makuha na po natin lahat. Yan po, huwag nating kalimutan. Napaka-importante po ang part na to. Okay. Yan na po, mga kababayan ko, mga kamasters. I hope po na may natutunan naman po tayo sa araw na to. So, sa uulitin po, doon po sa mga baguhan pa lang o sa mga masters na nakakalimot o sa doon din sa hindi pa nakapag-subscribe po sa channel ko, please po mag-subscribe na po kayo. Paki-share, like, and hit the notification bell para po sa susunod na video ko po. Lahat po ng link, no, sa part 1, part 2, and this one, part 3, ay makikita nyo po lahat dito sa nasa description box po sila lahat, ha? Makikita po natin lahat at saka sa susunod po na video, which is part 4, abangan po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko, mga kamasters. God bless po, ingat po tayong lahat. Salamat po.